Sinabi nitong NBA legend na ito na si Westbrook daw dapat ang maging MVP ngayong taon. Sinabi nga niya na si Westbrook daw ay nag-average ng triple-double ngayong taon pero tila walang nakapansin ito. Hindi nila inisip na big deal ang pag-average ng triple-double. Sinabi niya rin na unfair yun para kay Westbrook at yun nga, dapat siya ang MVP. Tinanong niya rin na kung sakali bang mag-average muli siya ng triple-double tapos hindi na naman siya mag-MVP, bakit pa ba binibilang yung mga stats? Ang legend na ito ay sino pa ba kundi yung pasimuno ng pag-average ng triple-double na si Big O, Oscar Robertson. Noong 1961 to 1962 NBA season ay nag-average siya ng 30.8 points, 12.5 rebounds, and 11.4 assists per game at siya ang kauna-unahang player na nakapag-average ng triple-double sa history ng NBA. Noong 2011 may article ang Bleacher Report kung saan sinabi nila dito yung mga pinaka-unbreakable na record sa apat na major sports sa Amerika. Sinama nila dito yung record nga ni Oscar Robertson na pag-average ng triple-double sa isang season at sa dulo pa nga ay in-emphasize pa talaga nung writer na yung ginawa niya ay unbreakable with capital letters para intense. 6 years later ay binasag to ni Westbrook at hindi lang yan, 4 beses pa niya tong ginawa. Ngayon, siya na ang all-time leader in terms of total career triple-doubles in NBA history. Namnamin muna natin yan mga idol. Well, kung ikukumpara natin ang stats ni Nikola Jokic na siyang nag-MVP ngayong season at ni Russell Westbrook, ito po ang kalalabasan. Si Jokic ay nag-average ng 26.4 points, 10.8 rebounds, and 8.3 assists per game habang tumitira ng 56.6% from the field at 38.8% naman sa tres. Si Brody naman ay nag-average ng 22.2 points, 11.5 rebounds, and 11.7 assists per game habang tumitira ng 43.9% from the field at 31.5% naman sa tres. Lamang si Westbrook sa rebounds and assists per game. Pero sa lahat ng nabanggit natin ay si Joker na yung lamang. Basically, mas efficient ang laro ni Jokic across the board kaysa kay Brody. Mas kakaunti rin ang turnovers niya with 3.1 per game samantalang si Westbrook ay 4.8 naman. Punta naman tayo mga idol sa advanced statistics. Ang PER o player efficiency rating ni Jokic ay 31.3, si Westbrook naman 19.5. Ang offensive box plus minus ni Jokic ay 9.2, si Westbrook ay 2.5. Ang defensive box plus minus naman ni Jokic ay 2.5, si Westbrook ay 0.8 tenths. Kapag pinagsama ang box plus minus ni Jokic ay 8.6 at si Westbrook naman ay 3.4. Ang usage rate naman ni Jokic ay 29.6 samantalang si Westbrook ay 30.2. So kung i-interpret natin yan, mas nagagamit po si Westbrook kesa kay Jokic pero mas efficient naman at mas malaki ang nako-contribute ni Jokic sa offense at depensa kesa sa kanya. May point naman talaga mga idol si Big O. Mahirap makakuha ng triple-double at 10 years lang po ang nakakaraan ay unbreakable pa nga raw yung record niya. Sa sobrang lakas at dalas na ginagawa to ni Westbrook, tila minamaliit na nga lang yung stat na ito at binansagan pa nga siya na stat padder. Sa huling 20 games ng Wizards last season mga idol, ang record nila ay 15 wins and 5 losses. Kasama na dito yung dalawang play-in games. Sa span din na yan, ay nag-average si Westbrook ng 23.6 points, 13.6 rebounds, and 13.9 assists per game. Siguro kung buong season ay namayagpag po ang Wizards sa East, eh talagang kasama si Westbrook sa conversation na yan. Kaso, sobrang late na nga kasi ng surge nila kaya malinaw pa rin na si Jokic ang MVP. Si Jokic kasi binuhat niya talaga yung Nuggets kahit na si Jamal Murray ay nagkaroon pa ng season-ending injury. Pero may part pa rin na parang hindi binibigyan ng credit si Westbrook. Isipin nyo mga idol, ang mga finalists para mag-MVP nun ay si Jokic, Embiid, pati si Steph Curry. And wala pa rin si Westbrook sa listahan na yan kahit nag-average siya ng triple-double at tila pinush na rin ang kanyang team papuntang playoffs. Pero yan, with all due respect kay Oscar Robertson at kay Brody, si Jokic pa rin talaga ang MVP kung magbabase tayo sa basic stats pati sa advanced stats. Though hindi natin minamaliit yung ginagawa ni Westbrook, sobrang hirap niyan legit. Kaya isa pa rin talaga siya sa mga underappreciated star sa liga. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.